Hello guys. Guys, tingnan natin itong yung starter sa tiller dito sa pang-araro na pinatakbo ko, no. So ito ang huling tingin ko dito. Ito yung sa switch, no. Pag switch ko dito, susi. Pumasok yung 12 volts kaya lang yung solenoid walang reaction, patay. Kumbaga sa ano, hindi kumakadyut man lang nung ano na dapat kakadyut siya. So binaba ko siya at inano ko, hindi naman pwedeng mawala ng ground kasi yung dalawa nakakapit dito, ang hikpit-hikpit nun eh. Halos sa hindi ko mabuksan, so may ground. Saka yung switch, pag inanong ko kaano siya, pero yung start, ayaw siya mag-start. Ngayon, ito yung switch niyan. Hindi natin lalagay ito, no? Itong pinaka-direkta sa battery. Ito yan. Teka, tignan natin dito. Para makita na. Yan. Dito na natin. Lapit na natin. So, ground. Ito, lagay lang natin sa ground. Tsaka itong plunger. Tingnan nyo kung ano. Ito. Ngayon lang ginawa ko yan, kaya tumakbo yung ano ko eh. So, etong switch pala, binaba ko na ito. Meron din akong ano na ito. Kulay ano ito, kaya lang nilagyan ko ng 5 volt tube, kaya umitim. Pero nilagari ko itong ganyan. May mga gatla. So, pakita ko sa inyo. Yan, kita na siguro dito. Focus kayo dito, no? Switch lang. Itong solenoid lang ang tatakbo dyan kasi wala yung battery ng ano, ng starter. Lagay muna natin. Medyo maliit itong ano ko. Maliit itong clip ko. Pwede na yan. Pang-kadget lang naman yan. So, ito na. Negative, no? Yan, negative. Kadget lang, ha? Tingnan nyo ito. Ito yung positive, ha? Yun. Ayan, tumatakbo ng konti siya, ayan ha. Kumbaga sa ano, pag sinwish nyo, poporma yan. Pag pumorma siya, hindi naman siya makakaikot dahil mabigat yung flywheel eh. Dito, umiikot siya. Ayan o. Ito. Hindi siya makakaikot dahil mahina lang yung revolution niya. Nasa low, ano lang siya. Nasa low winding lang siya. Kumbaga sa ano, ito lang, magsasara lang yung switch dito. May tanso yan, nagsasara. Para mag-conduct dito sa main starter. So, ang testing kasi ng iba, pag ginanon, kinadyo, takbo na lahat. Nawawala yung starter na switch. Yung starter nila, nilalagay ito. Nilalagyan nila ng starter, didirekta nila. Pero yun din yung switch eh. Hindi mismong starter yun eh. Parang dinirekta lang lahat dito yun eh. Dapat yung switch tapos start. Yung switch, ito lang muna yun. Pag in-start mo, dun pa lang papalo ng malakas yung dalawa. Kasi dalawa ang winding nito eh. Low and high winding to eh. So kadalasan yan, hanapin natin, bubuksan ko. Inusentihin natin, ha? Tingnan natin. Okay, ha? Galin muna natin itong winding ng starter. Andito yung winding ng starter. Lahat yan, body ground na yan, ha? Ito may ikpit lahat, ha? Pinukuna na lang ng ano para mabilis na. Dahil meron pa siyang isang wire dito. Para, yun ang para sa starter. Para pag sinwitch yun, hindi ka agad direkta rito. Tatakbo ka agad. Meron switch individual yung starter. Or sa relay. Hindi ka. Ilain na lang natin ito. Ano. Ito, nilawagan ko na rin ito. And then, yung isa na ito, nakakawit minsan. Mahirap ilabas, nakakawit dito sa pinyong gear.
Natin kung lalabas. Ayaw. Ito yan. Pinion gear siya. Angat natin ha. Natin. Ang lalabas siya. Yun. Teka. Pagpunan natin itong... Ah, ito eh. Wala tayong nakita kumbaga sa ano, silpa. Guys, nabaklaks na natin to, no? So, itong solenoid, explain ko lang sa inyo paano ma-demo ko, no? So, ito, switch lang to. Walang winding dito. Kumbaga sa ano, hanging lang to. Nandito yung winding niya dito. Yan, nakasil dyan. Dalawang patong yan, isang low and high. Ngayon, ang laman na ito, hindi ko na nabaklas kasi buo pa eh. Babaklasin to eh, simple. Mahirap buklasin to eh. Kumbaga sa ano. Pag hindi niya na perfect, sira eh. So, buo pa naman yan. I-demo ko na lang. Ito, may spring yan. Ito lang yan, plunger. So, ang humahatak dito, yung magnetic field lang. So, yung winding niya, nandito. Dito. Tapos, nasa ground yung isa. Ahatak siya. So, wala siyang connection dito sa dalawa. So, ang nag-activate or nagkaroon ng magnetic field siya, naka ano, on tong ano, gaganan siya, hahatak siya pailalim, tutulak siya dito, magsuswitch yung dalawa, may contact point dire-diretso rito sa ano, sa 12 volts ng starter, sa winding na starter. So lalakas siya kumbaga sa ano, pipitik na kagad to. Unang susi, pipitik lang siyang ganun. Pupwesto itong ano, yung katulad ng pinakita ko sa iyo, umiikot na dahan-dahan para makapwesto sa flywheel. Kaya lang, pag nag-engage na sa flywheel, hindi niya maida-drive kasi nasa low ano lang siya. Nasa low position lang ng winding siya. Ito, isa pa, ito yung switch para makita niyo, tanggalin ko na itong. Ito lang siya. Ang function niya para mag-switch lang to. Pag diniin natin. So, te-testingin natin ha. Tignan niyo yung tunog. Ganyan niyo. Kumatalas ang tenga niyo ha. Didiin ko lang siya. Yan. Yun. Yun o, meron siya. So, pag pinasil ko lang sila gano'n, magkakaroon siya ng ano, switch. Ibig sabihin, okay yung switch niya. Push-push mo lang ganyan. Yan. So, wala naman tayong babaklasin. Buo naman yung switch eh. Minsan, nagkakaroon siya ng malalim na ano, na uka doon sa tanso. Sa kaka-spark na ito, minsan malapit na maputol yung loob. Sa tagal ng panahon isa, ano, mag-spark yan eh. So, nauuka yung loob. Nawawala ng konta. So, balik na natin. Dinemo ko lang to, no? Para makita natin. Lagay natin yung spring.
balik to. Tapos kaya natin to, may lock siya dito. Ang haba ang lock niyan. Dito ang ano, ito ang position niya nandito. Tignan natin yung ano, tignan natin yung maliit, hindi naman dito. Dito, dito. Pare-parehas lang. Dapat may pasok natin to. Ayun. Pasok natin. Tapos ito, medyo pupukukin natin. Forma muna natin to. Pero hindi dyan yan. Tatanggalin natin pa. Ito muna eh. Lumabas. Ayan. Papalaw niya, umaano din eh. Umaganon din siya eh. Balik natin sa tamang posisyon. Yan. Ano siya? Then, balik natin sa swap natin to ha. Nice. Nasok ka agad. Pag gumulos ng konti, ang hirap eh. Tingnan natin niya kung pipitik siya. Masa na yung isa. Guys, pag-testing dito sa starter, kung talagang wala kayong gamit, screwdriver lang ang katapat, kaya lang hindi natin pinag-ano ito ha, nag-demo lang siya, emergency dito lang sa dalawang terminal nito, yan sa malaki yan. Testingin mo lang, pag-shortin mo lang itong screwdriver dahil nasabi nga natin kontong, may contact point dito sa loob itong plunger, pag pumalo ito na magsuswitch, so ito ang pinaka-switch natin ngayon natin, saglit lang ha. Saan mo natin makikita? Madidinig naman eh. Guys, madidinig nyo naman eh. Ito lang ha. Yun. Okay. Yung connection niya, body ground. At saka sa positive na ito, yan. Yun lang. Hindi nag-activate yung plunger. Kung gusto nyo mag-activate, lagay nyo sa positive to. Sa kusa siyang tatakbo. Sama plunger. Ito ang switch niya, triggering switch. So, kumpleto tayo dito. Dito tayo nagdududa, nilinis ko lang to. Pag wala, tatakbo tayo sa relay nila. So, medyo maya-maya na, mainit ikabit.
Okay guys.